Salamat po, mabuhay tayo lahat. Major General Dolohan, kindly give your troops. Tikas pa nga. Tikas! Ha! Vice President Jejo Marbinay, Lieutenant General Emmanuel Bautista, Lieutenant General Noel Coballes, Cabinet officials present, led by Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Maroas, Secretary Junobain, Secretary Sonny Coloma, our service commanders, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Police Director General Alan Purisima, Reverend Bishop Leopoldo Tumulak, Missioner Ricardo David, Unified Commanders, Flag Officers and Generals present, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines present, former Commanding Generals of the Philippine Army present, officers, men and women of the Philippine Army, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Umpisahan ko ang ating talumpati na humingi ng paumanhin sa mga nauulanan sa kasalukuyan. Pipilitin po natin huwag masyadong patagalin. Madalas na tinitimbang ang husay at tapang na isang tao, lalo na ng mga sundalo, batay sa dami ng gerang kinabilangan niya, sa lalim ng sugat na tinamo niya sa bakbakan o sa bilang ng mga kalabang na patumba niya. Ang masaklap, sa tuwing nasusugatan at nalalagasan ng tao ang magkabilang panig sa mga gera, iisa ang nais nilang sunod na gawin, ang maghiganti at iparamdam sa kanyang mga nakalaban ang sakit na naramdaman niya. Ang resulta, ang hindi maputol-putol na siklo ng hidwaan at sakitan at digmaan na kumikitil sa mga buhay hindi lang ng mga kawal at ng mga armadong grupo, kundi maging ng mga kababayan nating naiipit sa mga panitputukan. Paano naman magiging instrumento ng kaunlaran at kapayapaan ang isang tao kung panaypuot at paghihiganti ang nananahan sa kanyang loob? Kailan pa naging panig sa kaunlaran o sa gisag na katapangan ang mga gera at tigmaan kung naiiwang naghihinagpis ang mga naulilang anak at mahal sa buhay? Kung ganito kababaw ang pagtanaw natin sa konsepto ng kagitingan, para na rin nating mas binibigyang halaga ang paghahasik ng dahas sa halip na pagpapayabong ng katahimikan. Isa sa mga aral na ipinamana sa akin ng aking ama ay kung paanong nasusukat ang tibay ng prinsipyo ng isang tao, hindi sa kanyang mga tangka para maghiganti sa mga nanlapastangan sa kanya sa nakaraan, bagkus nangingibabaw ang kanyang paninindigan sa kahandaan niyang magpakita ng malasakit sa kabila ng mga pag-aalipusta ng ilan at pag-iiwan ng malaking pilat sa kanyang katauhan. Ito mismo ang katangiang isinabuhay ni Lieutenant General Emmanuel Bautista sa kanyang pagiging isang kawal na Pilipino sa halip na maging mapusok at magtanim ng galit sa mga rebeldeng pumaslang sa kanyang ama. Minabuti niyang piliin ang landas ng hinahon at ang paghahangad ng mapayapat makatwirang tugon sa kanyang nakaraan. Ang naging bunga, ang IPSP Bayanihan, ang kasalukuyang patayan ng ating matagumpay na krusada para sa malawakang kapayapaan. Bilang arkitekto ng IPSP Bayanihan, nanindigan si Lieutenant General Bautista na makakamit lamang ang hustisya kung katahimikan at kaunlaran ang namamayani sa ating mga kanayunan. Mararating lamang ang inaasam na kapayapaan kung natuturuang magbasa, magsulat at mag-isip ang mga kabataan sa mga paaralan sa halip na mamulat sila sa amoy ng pulbura at aningaungaw na walang katuturang palitputukan. At sa mahigit isang taon niyang pagtitimon sa hukmong katiyan ng Pilipinas, umiral ang malawakang kultura ng tapat na paglilingkod at maigting na paghahangad ng kaligtasan mula sa ating mga sundalo. Sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, nagpapasalamat ako sa makabuluhang paglilingkod ni Lieutenant General Bautista. Mataas ang aking kumpiyansang hindi lamang niya maipapagpatuloy, kundi higit pa niyang mapapalago ang mga reformang isinulong niya sa hukmong katiyan ng Pilipinas tungo sa kanyang bagong hamon bilang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas. Hindi madaling sundan ang matagumpay na itinindig ni Lieutenant General Bautista sa Philippine Army. Kaya naman angkop lamang na ang humalili sa kanya isang kawal na may katulad ding tikas, dedikasyon at pagmamahal sa bayan at bandila. Isang opisyal na may kakayahang patibayin at palaguin ang mga legasyang
pinasimulan ni Lieutenant General Bautista. Ito ay walang iba kundi si Lieutenant General Noel Abrigo Coballes, mula sa pagiging sunshine boy sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging kadete ng PMA noong 1976. Nagsumikap si Lieutenant General Coballes na maibangon mula sa kahirapan at ilayo sa panganib ang siyam niyang mga kapatid. Sa loob ng mahigit 3 dekadas serbisyo, samot-saring parangal ang kanyang natanggap, kabilang na ang 5 Gold Cross Medal na iginawad sa kanya dahil sa matatagumpay na misyon laban sa mga rebelde sa katibugang bahagi ng bansa. Gayunpaman, hindi nasilaw sa mga medalya at gawad si Lieutenant General Coballes at sa halip ay higit na pinalaganap ang katahimikan sa mga lugar kung saan siya nakadestino at tumutok sa kapakanan at pangangailangan ng kanyang mga tauhan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa ng sambayanan sa iyo, Lieutenant General Coballes. Kaya naman umaasa akong hindi ka madidiskaril sa iyong sinumpaang mandato. Hindi may kakailang nasa panibagong yugto na kasaysayan ang buong sandatahang lakas. Nagagalak tayo sa kaunlarang natatamasa ng inyong hanay sa kasalukuyan at nananabik rin sa maaari pa nating maabot sa mga darating na taon. Lalo't na isa batas na ang new AFP Modernization Act, kung saan po 75 bilyong pisong pondo ang mailalaan sa tanggulang pambansa sa susunod na 5 taon. Kung dati panikinakalawang at dekating na bangka ang salbabida ng Navy laban sa kapahamakan, ngayon meron na silang Hamilton class cutter at may paparating pang isa. Kung dati literal na hangin lang ang inaasahan ng Air Force, ngayon nagsisilip lapagan na ang mga bagong sasakyang panghipapawid. Kung dati mga antigo at pupungak-pungak na truck ang sasakyan ng Army, ngayon ay meron na kayong mabilis at mas makabagong mga truck at ambulansya, isama pa ang mas dekribring armas. Datos na rin po ang nagsasabi sa dinatnan nating sitwasyon. Kung ipagtatabi ang 1986 sa kasalukuyan, dumoble na po ang populasyon ng Pilipinas ngayon, pero parehong bilang pa rin ang ating mga sundalo. Mulat po tayong hindi biro ang hamong ito. Hindi madadaan sa pagsabit ng wanted sundalo sa bawat tarangkahan na hukbong katihan ang pagdami ng bilang ng inyong hanay. Ang ating puntugon ang ipadama sa kasunduluhang nasa likod nila ang pamahalaan na habang ibinubuhis nila ang kanilang buhay sa serbisyo ay nariyan ang Estado upang pangalagaan ang kanilang kapakanan. Malinaw po kung gaano kalaki ang sakripisyo ng ating mga sundalo, lalo na ang mga nasa front lines. Kayo man ay sarhentong makailang beses nang rumisponde sa mga girian o korporal na unti-unting nahahasa sa makabagong kasanayan o baguhang kawal na nakakatanggap pa lamang na makikintam na botas bilang inyong Commander-in-Chief. Katuwang ng taus-puso kong pasasalamat ay ang pagsasakatuparan sa panata para maapagaan ang inyong buhay. Kaya naman, agresibo po natin pinauunlad ang inyong kakayahan mula sa sistema ng active deployment at training hanggang sa rest and recreation. Kahit nga po isang boksingero, may pahinga rin po, di po ba? Hindi naman tama na pagkatapos sa isang matinding laban, ipasasabak agad sa dagdag pang 12 rounds ng bakbakan ang ating mga sundalo. At kahit sa ano pa mang larangan, kapag naging routine ang isang gawain ay maaaring makompromiso ang kalidad ng serbisyo. Ang hangad po natin, kasabay ng puspusang pagsasanay ay masiguro ring hindi makakalawang ang kaalaman ng ating makawal sa bawat aspeto ng serbisyo. Ang higit pang mapaulad ang potensyal ng ating sandataang lakas. Ang pagharap ng sambayanan sa panibagong sangandaan sa halalan sa Mayo ay hudyat din ng panibagong hamon para sa ating kasunduluhan. Habang kaliwat kanan ang pagbuhos ng mga patalastas at ang paminsan-minsan pagtatagisang dila ng mga kandidatong nangangampanya, tungkulin ng ating mga pulis at sundalong mapanatili ang kapanatagan sa ating taumbayan. Ibig sabihin, mula sa pagkilati sila sa mga kandidato hanggang sa pumasok sila sa mga presinto at pumili sa mga balota, kailangan seguridad at hindi sindak, tiwala at hindi pagkakabahala, at kaligtasan at hindi pangamba ang nararamdaman ng taumbayan. Muli na naman tinatawag ng panahon ang buong kasunduluhan mula sa isang bansang atrasado at hindi makaahon-ahon
ipamana natin sa susunod na henerasyon ang isang Pilipinas na sabay-sabay sumasagwan at kapitbisig na tumatanaw sa mga tagumpay na maaari pa natin makamit sa tuwid na daan. Uli, isang maganda hapon po sa lahat at maraming salamat po.